Maganda-ganda ang panahon sa Metro Manila at ilang pang bahagi ng Luzon. Pero sa Davao Oriental, ilang lugar po ang lubog na naman sa baha. Ayon sa PAGASA, ang mga pag-ulan doon ay dulot ng shear line. Kabilang sa mga apektado ang ilang coastal barangay. May umapaw na ilog doon na dahilan para lamunin na rin ng tubig ang mga kalsada. Halos 40 pamilya ang inilikas mula sa mga munisipalidad ng Baganga at Cateel. May iniulat namang landslide sa bayan ng Boston. Patuloy po ang monitoring at relief operation ng mga otoridad. Dahil sama-samang panahon, kanselado ang ilang flights ngayong araw. Ayon sa Manila International Airport Authority, hindi tuloy ang biyahe ng CebGo mula Maynila, Pamasbate at pabalik. Gayun din ang flights ng PAL Express na Maynila, Paroha City, sa Capiz at pabalik. Pati na ang Manila Ozamis, Manila na biyahe. Wala pa pong abiso ang iba pang airlines. Tutok lamang po sa balitang hali para sa kadagdagang anunsyo ng canceled flights. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, maging I am ready sa pag-ulan dulot ng hanging amihan at shear line o ang pagsasalubong ng amihan at easterlies. Ayon sa PAGASA, apektado ng amihan ang Luzon, habang sa Visayas naman umiiral ang shear line. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, maulan na hanggang mamayang gabi sa halos buong Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar. Ilang bahagi rin ng Northern Luzon ang uulanin. Mababa naman ang tsansa na ulan dito po sa Metro Manila. Magiging maalon at delikado pa rin sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa halos lahat ng baybayin ng Luzon at sa ilang seaboard ng Antique, Northern at Eastern Samar at ng Caraga Region. Simula sa susunod na linggo, automated na ang pag-i-issue ng resibo ng mga taga-Land Transportation Office sa mga mahuhuling traffic violator. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Connie, sa susunod na linggo nga ay ito na. Itong handheld device na ito ang makikita nyo na bit-bit ng mga LTO enforcer o mga enforcer ng Land Transportation Office. Kapalit ito ng manual na pagtitiket kapag nahuli kayo para sa isang traffic violation. Sa halip na isulat ng traffic enforcer yung inyong violation ay automatiko na i-input ang inyong violation dyan sa handheld device na ito. At maglalabas ito ng resibo na siya namang ipapakita ninyo sa LTO office para magbayad. May 15 araw kayo para isettle yung inyong atraso. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary J.R. Tugade, iwas kotong daw ito at sa mga susunod na buwan daw, pwede nang mag-online na bayad ang inyong gagawin sa halip na pumunta pa kayo sa LTO offices. Ang sistemang ito ang gagamitin din sa binubuong Metro Manila Traffic Code kung saan ipatutupad ang single ticketing system. Narito po ang pahayag ni Assistant Secretary Tugade. So the licenses will still be confiscated by the law enforcers for now. Pagka meron na po tayong payment, yung cashless payment po, darating po tayo sa punto na hindi na po rin magko-confiscate ng license. Connie, nationwide ang magiging rollout sa susunod na linggo at ang sabi nga nitong Assistant Secretary Tugade ay iwas kotong daw kung ganito ng sistema ang gagawin ng LTO. Pero mga LTO enforcer pa lamang ang gagamit. Kung nahuli kayo sa mga LGU kaya ng MMDA ay yung manual pa rin tayo. Connie? Maraming salamat, Joseph Morong. Mga kapuso, posible ang big time na taas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG sa Pebrero. Sa panayam po ng Super Radio, DZBB kay DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, sinabi niyang makakaapekto sa presyuhan ang muling pagluluwag ng COVID restrictions ng China sa posibleng LPG price hike na magpapataas ng demand. Sa simula po ng Pebrero pa raw, malalaman ang eksaktong halaga ng LPG price hike. Sa tansya naman ng ilang industry sources, posibleng tumaas ng 8 pesos kada kilo ang presyo ng LPG. Ito naman po ang sigurado, may taas presyo sa ilang produktong petrolyo
simula bukas. 1 peso and 30 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina ng Clean Fuel. Piso naman ang itataas sa kada litro ng diesel. Wala pang anunsyo ang iba pang oil companies. Panibagong tagumpay para kay Filipino Olympian at world number 3 pole vaulter Ernest John EJ Obiena. Naka-gold medal po siya sa katatapos lamang na Perche Anor Tournament sa Roubaix, France. Tinalo ni EJ ang mga pambato ng China at France. Tila second time's the charm para kay EJ matapos niyang i-clear ang 5.82 meters para manalo sa torneo. Noong nakaraang linggo, ito ang taas na bigong ma-clear ni EJ sa International Jump Meeting sa Germany kung saan naka-silver medal siya. Parte pa rin ang tournament na ito ng 2023 Indoor Pole Vault Season. Sa Palawan, mahigit 40 pasahero ng isang motor bangka ang ni-rescue matapos itong madisgrasya habang nasa dagat. Ayon sa Philippine Coast Guard Palawan, nasira ng malakas na alon ang bangka na nooy nasa bayan ng Balabac at papuntang barangay Buliluyan sa bayan ng Bataraza. Nasagip ang 41 pasahero at 5 crew nito. Binigyan din sila ng atensyong medikal. Dapitan Street sa Maynila ang isa sa mga sinuyod sa MMDA clearing operations kaninang umaga. Kabilang sa mga nahatak, service vehicle ng isang barangay. Ang mainit na balita hatid ni Jonathan Andal. Isa sa mga unang nasampulan ng MMDA clearing operations ang mismong service vehicle ng Barangay Santa Teresita sa Quezon City na nakaparada sa kalsada sa tapat ng barangay hall. Hinatak ang sasakyan dahil walang dumating na driver. Lagpas na sa 5 minuto nang dumating ang mga kawani ng barangay. Tinikita naman ang big bike na ito na nakaparada sa bangketa sa tapat mismo ng presinto ng Dapitan Police. Kinatok ng MMDA ang presinto pero walang tao at nakakandado. Kinumpiska naman ng MMDA ang mga panindang ito na nasa kalsada. Naiiyak na nagmakaawa ang tendera dahil hindi raw nila kayang kunin ito sa Ortigas. Ipukulong sa Ortigas yan para sa gano'ng makasulat kayo na hindi nila gagawin ng Kaninang umaga, nasa 8 sasakyan ang nahatak ng MMDA at nasa 18 ang natikitan. Noong nakaraang linggo, 748 motorista ang natikitan dahil sa illegal parking batay sa datos ng MMDA. 200 sasakyan naman ang hinatak dahil unattended o walang sakay habang illegal na nakaparada. 2,000 piso ang multa riyan. Umabot naman sa 88 istruktura ang pinagbabaklas ng MMDA dahil sa gabal sa bangketa o kalsada. Kabilang dyan ang car wash na ito na pagmamayari pa raw ng barangay. Nakasagutan dito ni MMDA Task Force Special Operations Chief Bong Nebria ang barangay chairman doon na si Romel Bravo. Ayan, problema niya yan. Ganyan tayo. Sige, bahala kayo. Sinampahan na si Chairman Bravo ng kasong direct assault matapos umanong manuntok ng tauhan ng MMDA. Ayon sa MMDA, napansin nilang dumami ngayon ang mga nagsusumbong sa hotline 8888 tungkol sa mga obstruction sa kalsada. Ang problema nga lang daw, matapos nilang linisin ang sinumbong na kalsada, bumabalik lang kinabukasan ang mga sinita o tinikitan nila. Sana naman kung nalinis na po namin yung barangay nyo, para tinihin nyo na lang, hindi lang po mga barangay officials ang kailangan nating pukpukin dito, kundi pati yung mga kababayan natin na sila mismo, they challenge the authority of their barangay officials. Isa pang obstruction ang nire-reklamo sa Maynila, ang pundasyon ng itatayong pedestrian crossing sign sa bangketa ng San Diego, corner Dapitan Street sa Sampaloc. Ayon sa barangay chairman doong si Alnardo Rotap, sumulat mismo sa kanya mga residente para ipatanggal ito dahil daanan daw yon ng mga naka-wheelchair na PWD sa kanilang lugar. Idinulog na raw ito nila chairman sa Manila City Hall. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pasok sa main draw ng Thailand Open ang Filipino tennis ace na si Alex Ayala. Tinalo po niya kasi kahapon ang pambato ng Belarus na si Kristina Dimitruk sa second round ng qualifying draw sa Hua Hin sa Thailand. Ngayon pong araw, magsisimula ang main draw ng torneo kung saan top seed ang tennis player mula Canada. Nito pong Enero lamang, lumaban si Alex sa isang qualifying match sa Australian Open bilang kanyang pro-level debut.
Wala na ang corona at pinunit ang mga damit ng imahe ng Our Lady of Peñafrancia sa San Mariano, Isabela. Yan ay matapos itong puntiryahin ng mga magnanakaw. Tinatayang nasa 20,000 piso ang halaga ng nawawalang corona. Patuloy ang imbestigasyon. Pwede nang mag-refund ng value-added tax o VAT ang mga dayuhang turista sa Pilipinas sa susunod na taon. Ibig sabihin, maaari na nilang bawiin ang 12% na VAT sa mga binili nila bago umalis ng Pilipinas. May VAT refund din sa ibang bansa para sa mga turista tulad sa Singapore, South Korea at Japan. Ayon sa Presidential Communications Office, inirekomenda yan sa Pangulo ng Private Sector Advisory Council para palakasin ang turismo. Inaasahang maglalabas siya ng executive order para riyan. Kasama rin sa mga aprobadong rekomendasyon ang extension ng e-visa rollout para sa mga Chinese, Indian, South Korean at Japanese nationals ngayong taon at ang pag-alis sa One Health Pass na required sa mga pumapasok sa Pilipinas. Bumisita si Chris Aquino kasama ang mga anak na sina Josh at Bimby sa tinaguriang Happiest Place on Earth. Ipinasilip ni Chris ang ilang highlights sa kanilang pamamasyal. Sabi ni Chris, tinupad niya ang pangako kay Josh. Ikinatuwa naman ng kanyang friends and followers ang pagbuti ng kanyang kondisyon kaya nakalabas na uli siya. Nasa Amerika si Chris para sa medical treatment ng kanyang autoimmune diseases. Si Bridgerton actor Reggae John Page ang nanguna sa mga pinakagwapong lalaki sa buong mundo according to science. Ito ay batay sa Greek Golden Ratio rating kung saan sinusukat ang facial proportion ng isang tao. 93.65% ang nakuha ni Page, ibig sabihin close to perfection. Pasok din sa most handsome men sina Thor star Chris Hemsworth, Black Panther actor Michael B. Jordan, at former One Direction member Harry Styles. Pati na sina Twilight star Robert Pattinson at Captain America actor Chris Evans. Tuloy ang paandar ng Cebu City Government para mahikayat ang mga residente na magpabakuna kontra COVID. Sa ulat ng Super Radio Cebu, maaaring manalo ng iba't ibang premyo sa bakuna extravaganza balik eskwela. Layo nitong hikayatin ng mga estudyante na magpabakuna. Ang ilan sa mga premyong maiuwi ng mananalo, TV, motorsiklo, kotse at 2 condominium unit. Ayon kay Mayor Mike Rama, kahit sinong residente sa lungsod na may kwalipikadong estudyante, pwedeng sumali. At naway nabusog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Season. Buong puso para sa Pilipino. Ako po si Rafi Tima. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.